Magandang araw, mga love. Tara, samahan niyo ako sa vlog na to kasama ang aking kapatid at mga pamangkin. Kasi ang tagal niya na daw akong tinatag na kumain ng samgyupsal for 5 years na. O, diba? Ngayon lang matutupad. Nung tinatag niya kasi ko, mga love, wala naman ako noon sa Bicol. Nag-aaral ako noon sa Laguna and nasa US ako for 5 years. Bira lang ako kung umuwi sa amin. Kaya 5 taon para makasama niya akong kumain ng samgyupsal. Tara guys, tara mga love, samahan niyo kami. Rain, ayun, by the way, nakakuwanahan payo. Ay, may tagahawak na ng payo, oh. May selfie na, oh. Yung sinasabi ng pamangkin ko at tinuturo niya, sabi niya, ka, ang ibig sabihin ng ka, ay kakain. Kasilap! Ayan, basta ang aming mga paa, guys. Because it's raining. Napagod na ang bulinggit, ayan, nagpakarga na sa akin. Yung kakainan natin, mga love, dito lang yan, sa May Tomas Morato. Ayan po ang address. Puntahan nyo na lang kung gusto nyo po. 24/7 sila. So, ito ang maganda sa kainan na to. Korean ang may-ari. So, masarap. Masarap yung pagkain dito. Lalo na yung kimchi, binabalik-balikan ko. Siguro mga pang 7 or 8 beses ko na tong pagkain dito. Dinadala ko dito yung mga kapatid ko. And then, itong kapatid ko ulit. Na, babae. Kasi lagi niya akong tinatag. 5 years. So, ayan. Pasok na kami. Yung kapatid kong bunso. Si Cassie, na anak ng brother ko. And si Baby Siler, na anak ng sister ko na nasa Bicol. Kasi nanganak siya ng pang second baby niya. So, kami ang nag-aalaga. Ayan. Naghahanap na kami ng mesa. Ayan, nagsiserve na ng aming kakainin. Sabaw, gusto ko yung sabaw na yan. Pero yung kapatid ko hindi niya masyadong gusto. Pero ako, love, kahit anong mainit, basta masarap, okay ako. Go ako ng go kapag may mga sabaw. So nakikita nyo naman, typical sa mga samgyupsalan, ayan, may mga side dishes. For sure, alam nyo naman kung ano ang mga side dishes na yan. So, ayan, photo op muna, diba, saka video before eating. Alam nyo na, para sa vlog. Ang kinuha ko na servings is worth 459 pesos. Yung bawat isa, combination na yun ng pork and beef. Pero kung gusto mo ng may only wings na unlimited, I think plus 100 pesos. So, bale, kaming dalawa ng sister ko and then si Cassie, 459 pesos. O, diba? Ang sarap ng sabaw. Ayan. Nag-iihaw na, nag-iihaw. Nagluluto na ang aking kapatid. Hindi na kami kumuha ng unlimited wings kasi sobrang dami na yan for me. For us. But like for me lang, for us. And look yung chicken naman, sa unang serve naman, meron siyang chicken at meron silang maki rice. Oh, mga love, ang yabang-yabang niyang itaga ko. Pero alam niyo ba, hindi naman ako sa bayad. Kasi diba, unlimited nga yan. Pero unang serving lang lahat. Lahat unang serving lang. Hindi na naulit, even yung meat. Ilang taon? Rick, high school party! College ka na ngayon. Paano kasi mga love, wala naman kasi ako sa Bicol, nag-aaral ako sa Calamba noon, more than 4 years ako sa Calamba and bihira akong umuwi sa amin. And during that time, during those days, wala naman masyadong samgyupsalan na yung gusto namin. So hindi ko talaga na titreat ang kapatid ko. And then right away, after my graduation, nagtrabaho ko ng US, kaya talagang matagal ang hinintay niya para mailibre ko siya ng samgyupsal. Ang gusto niya is
makasama niya akong kumain ng samgyupsal. Yun ang pinaka ano, pinaka reason. Yun na, late ko lang napansin na si Bunso pala ginagamit niya the same ano chopstick for ano cooking the raw meat and then pinangkakain niya. Sabi ko, don't do that. For safety purposes. So, ayan, mga love-love, kung napanood nyo, ganun din ang gagawin nyo kapag kumakain kayo ng samgyup. Much better kasi yung ano, safe tayo sa ating mga kinakain. Oh, be careful sa chopstick ha. Iba yung gagamitin sa pangkain at iba yung sa pagluluto. Para safe tayo. Safe lang lagi. So, yung mga hindi pa nakakaalam, siya ay kapatid kong bunso. Pang 15 siya, guys. Mga love-love. Kasi ako, pangalawa ako sa magkakapatid. Si bunso, pang 15 sa magkakapatid. So, siya ang bunso naming kapatid. At si Baby Siler, baby siya, anak siya ng pangatlo kong kapatid na babae. So, ayan na, may extra akong order na soup worth 300 pesos. Ano yan? Tofu, ayan. Kimchi jjigae ba? Basta ano, may kimchi, may tofu siya. Sobrang sarap at maanghang. Kasi panay talaga ako. Gustong gusto ko yung mga soup na maanghang at may sabaw na may ano, ganyan-ganyan. Sobrang lakas pa naman ng ulan sa labas, as in umuulan talaga. So, saktong-sakto ang dish na to para sa amin sa araw na yan. Hindi nga ako nagkamali ng pa-extrang to. Sobrang sarap niya. Thumbs up! Ayan na mga love-love, si Baby Cassie naman ay anak siya ng brother ko. Siya yung pangalawa sa magkakapatid kasi dalawa sila ng kuya niya na si Kale na nasa Bicol. So, ayan. O, diba? Sinong ano, mahilig sa samgyup na may cheese? O, mga cheese lover dyan. Naglalaway na ba kayo? O, tingnan nyo naman ang kapatid ko. Subong-subo talaga siya. Nakakaganang kumain kapag ganito ang pagkain na maulan. Maulan na maulan sa labas. O, ayan. Cheese lover, hello. Hello naman kayo dyan. Tara, kain po tayo. Mga cheese lover, sausaw natin yan. Sausaw natin yan. At syempre, isusubo ko yan. Nandyan lang ako sa background. No, ayan bunso ha, sulitin mo, 5 years kang naghintay para makasama lamang akong kumain ng samgyupsal. O ayan, tingnan nga natin kung makakailang round ka. How I wish kasama ko ang isang batalyon kong pamilya na kumakain. So bibihira lang mga love-love na makumpleto kami na kumain kasi ang dami-dami nga namin, diba? And then, lagi pa ako nasa malayo. Kaya minsan lang talaga kaming magkakasama na kumain. Sinasabi ko nga sa inyo, isang batalyon ang pamilya namin. So ayan, enjoy na sila ng kanilang ice cream. Nakita ni Cassie na kumain si Baby Siler, kaya kumuha rin siya ng ice cream niya. You ask help from ate to open your ice cream. Thank you, ate. Ay, thank you. Oh, syempre, dapat titikim din si Auntie Mien. Actually, marami naman yan for them. Ang ubus nga niya si Auntie Mien kasi hindi naman nila grabe lang ko sa kauran, no? May ang laki daw ng ulan sa labas. Tingnan natin. Ano yung signal sa atin? Ang lakas. Pero ano signal? Thank you. Oh, diba? Naki-usyoso pa ako sa labas kasi sabi na sobrang lakas na daw. So, make sure ko lang naman. Kasi diba lalabas kami, may mga kasama kaming bata. O, ayan. I'm preparing something for my kasi sister. Kasi lagi niya akong tinitis na 5 years na daw niya akong ano, tinatag ng samgyupsal. O, ayan. Hindi lang kita ililibre. Susubuan pa kita. Susubuan talaga kita. Nahihiya nga siya eh. Kasi sabi ko, hindi. Susubuan kita kasi para yung pagdaramdam mo ay mawala yung pagdaramdam mo. Bakit ba kasi ganon kapag mga bunso, akala nila kahit malalaki na baby pa rin sila, diba? Sinong relate sa inyo mga love-love? Iba talaga ang mga bunso. Tingnan nyo naman ang pamangkin ko. Kinakain niya yung corn na yan, no? Kaya binibigyan siya ng aking kapatid. O, ayan, pauwi na kami, guys. Napakaano talaga usi ng pamangkin ko na yan. Binalik na yung upuan. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Kamusta, Meda? Mamamaling ka pa po. Ayan, di ba?
Di ba nabanggit ko na sa inyo mga love-love na meron akong isang kapatid na mag-aaral ng architect. So, hindi siya nakahabol sa pasukan kaya nandito siya sa akin at magtatrabaho muna siya ng 1 year. So, nandito siya, dyan siya nag-work. So, kinuha namin yung susi kasi wala pala kaming dalang key. Paano kami uuwi sa condo? So, ayan, pumunta kami para kunin ang susi. Ayan, pang ano siya, pang 8 sa magkakapatid. Tama ba ako o mali? Hindi ko alam. Teka muna, magbiblang lang ako. Yan talaga kapag maraming magkakapatid, hindi alam kung pang ilan o iba. Huwag kayong maingay. Relate din ba kayo mga love-love? Yung mga mayroon mga maraming kapatid dyan. Taas-taas ang mga kamay, yung mga ganyang kaganapan. So, tawang-tawa. Tawang-tawa ang kapatid ko kasi napansin niya. Baliktad pala yung sleeper ng aking pamangkin. Ayan. Kaya lagi akong may dalang ano alcohol saka wife para sa mga ganyang pagkakataon. Right away. Alcohol, alcohol sa kamay kasi kung saan No. Kasi dati pumunta kami guys, akala sa mong pamangkin ko, pupunta kami ulit. No, nak. Ayan, sumahan nyo kami mga love-love, pupunta kami ng supermarket. Actually, namili na ako ng pagkabongga-bongga, pero may nakalimutan ako, kaya bibili tayo. Ayan, nakita nyo, nagdapa ang aking pamangkin and alcohol na naman. Saan nakita? Okay. O, diba guys? Nakikita nyo ang adventure namin. Ulan, uminit, ay ang mga batang to, wala tong paano. Come here. Next time, don't go ahead, okay? You just have to, you need to wait for us. I'm excited. Ah, you're excited? No need to be excited. You've been here for how many times? 3 times? Oh, tinan nyo guys, ayaw niya talaga, gusto niya, oh. Gusto niya, parang yung isa ko din pamangkin, si Baby Ro. Gusto niya din mag-isa lang din. Ayaw nang inaalalayan. Ayan o. Buti nga nagpapaalalay pa. Ayaw niya magpahawak ng kamay dyan guys. Pero madula, sabi ko sa kapatid ko, hawakan mo whether he likes it or not. Eto guys, humingi kami ng ano pahintulot doon. Basta sa staff dyan kung pwede. Kasi ang ingay niya, nagwawala siya kapag ano, hindi siya pinayagan na pumunta doon sa ilalim. Ang sabi naman sa amin, basta daw alalayan na lang ng mabuti at tingnan para hindi siya maipit. So ayan, todo yung mata ko, lagi nakatingin sa kanya. Baka maipit ang paa, nag-enjoy naman siya sa ilalim. Actually, mga love-love, bawal yan ha, bawal yan. Kaso, nagpaalam naman kami at saka sobrang inaalalayan namin, tinitingnan namin para umiiyak kasi siya. Pero alam naman niya, oh, tapos na umalis na siya. Very marunong naman siyang pakiusapan at todo ano naman siya, very ano, na hindi siya maipit talaga. So, pagkatapos, alam niyang tapos na, umalis na rin siya. Hello. Ayan, thank you po. Yes. Diyan ka tayo bumibili ng pasalubong mo sa amin. Let's go! Tawagin mo yung isa. Saka na yung mabigat. So sabi ko sa inyo, minsan lang ako magpakita sa aking mga vlog. So ayan, silayan nyo ang aking kunting ganda. Madali lang. Nauna na si Kati, tatlo na. Halakas guys, sa ulan. So nakita nyo naman mga love, naglakad lang kami. As in naglakad kasi fanay ako namang walking-walking. Kaya pag uwi namin, nag-tricycle na kami. Balak pa namin maglakad ka. So sabi ng kapatid ko, ang dami nating dala at umuulan pa. Mag-tricycle tayo at ipabalik ng bahay. So ayan, nasa tricycle na kami. At ang baby na yan, gustong-gusto niya. Love na love niyang nag-ride ng tricycle. Actually, nakipagpalitan pa siya sa akin ng pwesto. Gustong-gusto niya doon sa harap. Parang kitang-kita niya yung mga dinadaanan. Enjoy na enjoy siya. Nakita niyo naman mga love lang. Nagpalit na kami ng pwesto. So, hinahawakan ko lang, hinahag ko ang kanyang body. Kasi nasa gilid siya ng tricycle. Baka biglang tumalon. Pero marunong na naman siya. Hindi naman siya tumatalon. Gustong-gusto niya lang talaga yung mga nakikita niya. So, ayan mga love lang. Nasa bahay na kami. At hugas-hugas kamay kapag galing labas. Thank you for watching. Follow for more. Love, love. Thank you so much. Kaya sanay na to guys. Itong mga pamangkin ko. Nak, kasi, did you wash your hands and feet? Nagsabon ka, pero maliligo naman siya guys.